Magandang araw po, si Dr. Willie Ong po to. Sa video na to, pag-uusapan natin ay tungkol sa breast mass or bukol sa suso. Una, kailangan po malaman natin kung meron kayong bukol sa suso, kung kailangan ba to operahan o hindi. Siyempre, magpapatingin tayo sa doktor, sa isang surgeon. Pero bibigyan ko kayo ng konting paliwanag. Kailangan po operahan yung mga may bukol sa suso kung malaki na yung bukol. Palagay natin may lahi kayo ng cancer o pag nakita sa ultrasound or mammogram na baka posibleng masama yung bukol, tatanggalin to ng surgeon. Ito po talaga kailangan natin gawin. Hindi po makukuha ng mga gamot o tableta itong mga bukol sa suso. Alam ko baka meron kayo nababasa. Pero para sa akin po, hindi po to makukuha ng gamutan kung sasabihin po na inyong doktor, inyong surgeon na kailangan na tanggalin yung bukol. Para sa akin po, maganda sundin natin ang payo nila. Paano po natin malalaman kung may bukol sa suso? Lahat ng mga babae, kailangan po magpapacheck up. Pwede kayo gumawa ng self-breast exam. Kayo mismo magche-check sa sarili nyo bawat buwan. Pwedeng nakatayo ang pasyente, itataas yung kamay, ibababa yung kamay, titingnan kung mukhang may bukol o hindi pareho yung sukat ng suso. Pwede rin po nakahiga. Nakahiga tayo, itataas yung isang kamay, kakapain natin. Yan. Tapos nakahiga din, kakapain din natin. So maraming paraan. Nakatayo, nakahiga, nakaupo. Mga 15 to 20 minutes po ang pagkapa ng suso. Ganito po pagkapa. Mas maganda po dalawang daliri ang gagamitin. Kasi pag dalawang daliri, mas makakapa mo yung bukol eh, sa gitna ng dalawang daliri. So pakapa, pataas, paikot. Ganito po yung ginagawa. Habang nakahiga, kinakapa pataas, pababa, paikot. Dito rin, parang pabilog. So, kakapain yung buong suso, pati yung sa may kilikili, hahanap ng bukol. Kung meron po kayo makakapa, papatingin tayo, tulad na sinabi ko sa isang doktor, isang general surgeon. Ngayon po, palagay natin meron na tayong nakitang bukol sa suso. Anong gagawin natin? Kung wala po tayong pera, pupunta tayo sa government hospital, mga gobyernong hospital, mga hospital sa LGU. Libre po ang check-up dito. Doon tayo po sa charity na OPD, yung outpatient department. Pipila tayo sa surgery department para ma-check-up yung bukol sa suso. Tapos po, mas maganda rin meron tayong PhilHealth. Kung may trabaho kayo, o kahit sa mga kasambahay, pwede rin kumuha ng PhilHealth. So kung may PhilHealth, malaking tulong para mabawasan yung gastos sa operation. Meron din mga libreng PhilHealth sa mahihirap. Magtatanong tayo sa barangay. Minsan sa government hospital, meron silang mga PhilHealth desk doon. Doon kayo magtatanong kung meron kayong libreng PhilHealth. So ito po ang pag-uusapan natin. Magkano gagastusin ninyo? Ito yung kinakatakot ng karamihan. Base sa aking experience, sa dami ng natulungan ko ng maoperahan sa suso, sa thyroid at iba pang bukol, mga between 5,000 pesos up to 20,000 pesos ang gagastusin ninyo. Depende kung may komplikasyon, kung malala na yung sakit o hindi naman. Para saan itong mga gastos? Unang-una, may bukol sa suso, kailangan nyo po magpa-mammogram. Minsan, kailangan nyo magpa-ultrasound ng breast. Ito yung gagastusin. Siguro, mga 1,000 pesos. Pangalawa, kung sasabihin ng surgeon for operation na kayo, kailangan din magpa-medical clearance. So, check upin kung okay yung puso ninyo. Gagawa po ng blood test, ECG, chest x-ray. Pag normal to lahat, pwede kayo ma-clear for operation. Pangatlo kasi, syempre may gastos kayo sa pamasahe, pagkain. Pagdating din sa ospital, minsan yung mga gamit, baka kailangan nyo pa bumili kung kulang ang gamit. Ang gamot din na iniinom para sa kirot o baka kaya antibiotic, minsan kayo pa bibili. At yung biopsy, syempre pag natanggal yung bukol, binabiopsy pa to. Minsan hindi nako-cover ng PhilHealth. So ito yung mga gastos natin. 5,000 to 20,000, hindi naman po agad-agad na ilalabas itong pera. Para sa akin, kung meron lang 1,000, 2,000, pwede na agad. Saan tayo kukuha ng pera? Pwede tayo umutang sa amo ninyo, pwede sa mga kamag-anak,
pwede rin sa mga politiko, pero napakababa lang po ng presyo eh. Huwag natin po i-delay yung decision. Okay? Gusto ko, kung meron kayong makakapambukol sa lahat na nakikinig ngayon, kung meron kayong kakilala na may bukol, pakishare tong video ko, pakitag sila, baka makatulong doon sa kanila. Nakikita ko kasi, karamihan ay hindi lang, wala lang nitong tamang kaalaman kung ano ang gagawin. Marami ang nagtatago, marami ang natatakot dahil may bukol sila. Dinadala nito na ilang taon, hirap na hirap sila, nadidepress pa sila. Hindi nila alam, sobrang simple lang yung operasyon. Ang operasyon siguro, 1 to 2 hours, ganun lang kabilis. Tapos ang araw, dalawang araw, lalabas ka na sa ospital. Parang gumaling ka na agad, di ba? So, tanggalin ng takot, huwag matatakot. At syempre, isipin mo yung pamilya mo. Gusto natin humaba ang buhay nyo para sa pamilya mo, para sa anak ninyo. Kasi kung di kayo magpapa-check up at magkakaroon kayo ng komplikasyon sa ibang araw, mas malaki ang mauubos na pera ng pamilya at ng anak ninyo dahil nga hindi kayo nagpa-check up eh. Para may sira ang ipin. Kung may sira kayo sa ipin, pastahan mo na, maayos na. Kung hindi nyo papa-check up, mabubunutan yan. Kaya habang maaga pa, ayusin na natin, ha? Madali lang yung operasyon. I can assure you, huwag po kayo matakot. Ito po yung stages ng breast cancer. Kung cancer, hindi ko sinasabi na cancer yung nararamdaman niyo. Pwedeng benign, ibig sabihin hindi masamang bukol. Meron ding maliit na chance na breast cancer. Ganito po nangyari. May stage 1 up to stage 4. Kahit breast cancer ang problema, kung stage 1 pa lang, nakita na natin yung bukol, at kung papa-opera na natin to ng mabilis, matatanggal na yan, cured na po kayo. Halos safe na kayo kasi natanggal nyo na eh. Pero kung magtatagal-tagal, matatakot, marami pang iniisip, nagtatago sa doktor, kung ano-ano pang iniinom ng mga gamot na hindi naman epektibo, pag hinayaan mong kumalat, umabot sa stage 2, sa stage 3, minsan 3 months, 4 months, umaangat na ng stage. Kung maabot na tayo dito sa stage 4, or stage 3, kahit tanggalin mo pa yung bukol, nahuli na tayo, kumalat na sa ibang lugar ng katawan, kumalat na sa kilikili, sa atay, sa organo, hindi na natin mapapagaling yung pasyente. So, kaya po, nagmamadali talaga tayo. Kaya kung meron kayong bukol, gusto ko, this week lang, magpa-check na sa gobyernong hospital, sa OPD, gawin yung mga test, at kung sasabihin ng doktor kailangan operahan, sa tingin ko, kailangan nyo magpa-opera. Kung takot kayo, pwede pa kayo mag-second opinion. Pero pag dalawang doktor na nagsabi na kailangan operahan, wala na tayong choice. Ito po isang bukol na mas benign o hindi masama. Yan. Pag natanggal yan, maliit lang ang hiwa. Pag natanggal na itong bukol, maayos na yung pasyente. Diba? So ngayon, ipapakita ko sa inyo anong mangyayari pagkatapos na ng operasyon. Siyempre, ibabiopsi yung bukol. Dalawang pwedeng mangyari. Pwedeng sabihin na benign, na hindi masama ang bukol. Pag benign, hindi masama ang bukol, tapos na po ang problema ninyo. Wala nang problema. Pwede na kayo magtrabaho, mahaba na ang buhay, magpapasalamat lang tayo sa Diyos na benign ang bukol. Ngayon, kung sakasakali, sana naman na hindi, makita na masamang bukol or cancer. Depende rin naman sa stage eh. Tsaka pag natanggal na natin yung bukol, kahit papano, mas may laban na tayo. Tatanungin natin ng doktor kung ano ang susunod na gagawin. Magki-chemotherapy ba? Meron ba ibang gagawin? Okay, so kahit ano pa makita natin, makakatulong pa rin sa inyo. At syempre, alam ko marami sa atin, gusto natin na magdasal. Tama po yan. Magdasal tayo na sana yung bukol ay benign at hindi masama. Ang para sa akin lang, meron akong nakakausap mga pasyente na ayaw na magpa-check up sa doktor, nagtatago sa doktor, pinapasa Diyos na lang. Sa tingin ko po ay mali ito. Diba? Nandito naman kaming doktor para tulungan kayo. Huwag na tayo umasa ng milagro na bababa pa ang Diyos para tanggalin yung bukol nyo. Kasi itong mga breast mass operation, napakabilis lang po nito. Libo-libo ang ginagawa ng mga doctors natin. Wala pong risk sa inyo. So sana, alam nyo na ang gagawin, magpa-check tayo sa government hospital, huwag matakot, at pagsasabihin kailangan operahan, pa-operahan na natin para makatulog na tayo ng maayos at least
naligtas na natin ang buhay ninyo. Salamat po.